Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng Filipino-style chicken curry! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Ito yung chicken. Nahiwa na natin ito into serving pieces. Gagamit din tayo dito ng patatas, ng Knorr ginataang gulay recipe mix. Ito yung 45 gram pack. Red bell pepper, celery, sibuyas na po lang gamit ko, bawang, curry powder, at ng siling haba. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin ng mantika, ng tubig, patis, at ground black pepper. At para sa inyo, ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients. Kunin lang ninyo yung screenshot nito at tingnan ninyo habang namamalengke kayo. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. Ang una natin gagawin dito ay ipapan-fry lang natin yung manok. Kapag mainit na yung mantika, isa-isa natin ilagay dito yung manok. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto ninyo. Kung medyo nalalakihan kayo dito, pwede ninyo itong hatiin nang sa ganun ay mas lumiit yung hiwa at mas marami pang mapakain. Ang gagawin natin dito ay pipirituhin lang natin o ipapan-fry lang natin yung isang side ng manok ng isa't kalahating minuto hanggang 2 minuto. Pagkatapos nito, babalik na rin lang natin at gagawin din natin yung same procedure dun sa kabilang side. Ipiprito natin uli ng isa't kalahati hanggang 2 minuto. Itong pagpan-fry ng manok ay optional. Ginagawa natin ito para mas maganda yung maging itsura ng manok mamaya kapag luto na. Dahil kailangan pa nating pakuluan itong manok. Ang pagprito dito bago ito pakuluan ay makakatulong para maging intact yung balat sa laman. Ibig sabihin nun, kahit napakuluan natin ng matagal at sa malakas na apoy, buo pa rin yung manok at hindi humihiwalay yung balat nito. Hindi rin liliit masyado yung balat, kaya magandang tingnan pagkatapos. Ngayon naman ay tatanggalin lang natin yung ating napan-fry na ng manok. Isa-set aside muna natin at hindi natin to kailangan lutuin ng tuluyan. Okay lang kung medyo hilaw pa. Ngayon naman ay pagsasamahin lang natin itong ating Knorr ginataang gulay recipe mix sa isang bowl na may tubig. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Ito na yung magiging gata natin para sa ating Filipino-style chicken curry. Haluin lang natin mabuti. At pagkatapos, iset aside muna natin ito. Ngayon naman, gamit yung natirang mantika, igisa na natin dito yung sibuyas. Ang gamit ko dito ay pulang sibuyas. Pwedeng-pwede tayong gumamit dito ng dilaw o puti na sibuyas, basta i-chop lang natin. Pwede rin natin i-mince yung sibuyas o hiwain natin ng napakaliit na piraso. Ilagay na natin ngayon yung bawang. Ang ginawa ko sa bawang ay hiniwa ko lang din ng maliliit na piraso. Pagkatapos nito, ilagay na natin yung ating celery. Ito yung celery stalk o yung tangkay ng celery. Chinap lang natin ito. Ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas at yung celery stalk. At sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung gata. Ito na yung ating Knorr ginataang gulay mix na hinalo natin sa tubig. Ginagamit ko itong ingredient na to kapag nagluluto ko ng Filipino-style chicken curry dahil napaka-kumbinyente nito. At nire-recommend ako itong produktong to, lalo na doon sa mga bago pa lang sa pagluluto. Dahil meron na itong lasa kagad, so hindi na kayo mahihirapan na magdagdag pa ng mga seasonings pagkatapos. Kahit eto lang, okay na. Pero kung gusto niyo magdagdag ng seasoning, nasa sa inyo pa rin yun. Ngayon naman, ipapabayaan lang natin kumulo itong mixture natin. Takpan lang natin itong ating cooking pot. Mas madali itong kukulo kapag tinatakpan natin itong cooking pot dahil natatrap yung init dito sa loob. At ngayong kumulo na, haluin lang muna natin para maiwasan natin na magbuo yung gata. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung curry powder.
Hahaluin lang natin itong mabuti. At sisiguraduhin lang natin na matunaw ito o madilute ito dito sa gata. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung manok na napanfry na natin kanina. Isa-isa lang natin ilalagay dito. Alam nyo talagang gustong-gusto ko itong Filipino style chicken curry dahil bukod sa masarap na, napakadali pang gawin. At tamang-tama ito sa special okasyon, lalo na ngayon na malapit na magpasko. Ayan, so ang gagawin natin ngayon kapag nalagay na natin yung manok ay tatakpan lang natin. At lulutuin lang natin ito ng 30 to 35 minutes. Haluin lang natin habang niluluto. Sa puntong ito ay ready na yung manok. Malambot na to at naluto na natin mabuti. Ilagay na natin dito yung ibang mga ingredients. Ito na yung ating red bell pepper. Pwede tayong gumamit dito ng green bell pepper o pwede natin pagsamahin yung red and green para paskong pasko talaga. Ito naman yung ating siling haba. Pwede rin tayong gumamit dito ng serrano pepper. Pwede rin jalapeno kung gusto niyo mas maanghang. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung patatas. Ang gamit ko dito yung tinatawag na baking potato. Pwede rin kayong gumamit dito ng red potato o ng white potato. Huwain lang natin into cubes. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto dito. Kailangan lang natin palambutin yung patatas. Lulutuin lang natin ito between 5 to 8 minutes. Makalipas ang 5 to 8 minutes, ready na to. Ang suggestion ko sa inyo, itikman muna natin itong sauce kung okay na. Kung sa tingin ninyo na kailangan pa natin ng patis, maglalagay lang tayo dito ng extra. Pati na rin yung ground black pepper. At pagdating naman sa sauce, nasa sa inyo pa rin yan. Kung gusto ninyo na masabaw, okay na itong ganito. Pero kung gusto ninyo na medyo malapot, pwede pa natin itong lutuin ng konti maya-maya pagkalagay natin ng seasoning. So ang gagawin natin ngayon, maglalagay lang tayo ng konting patis at ng ground black pepper na rin. Pagkatapos ay haluin lang natin itong mga ingredients. So ito na yung ating ground black pepper. Bubudburan lang natin. Siguraduhin lang natin na nahalo natin ito mabuti para maging well-blended na lahat. Mas gusto ko yung medyo makapal o malapot na sauce. Kaya ang ginagawa ko dito, pinapakuloan ko po ito ng konti. Mga 3 to 5 minutes para sa akin okay na. Kasi nangyayari doon, lumalambot lalo yung patatas habang nag-evaporate yung sauce. Kaya mas nagiging thick yung texture nito. Ilipat lang natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating Filipino style chicken curry! Tara! Kain na tayo!